Alright, so hello, kumusta po kayong lahat? Welcome back to my channel po. For this video, it's my first time to do this kind of video nga, which is, mukbang ang tawag doon? Yun. We were supposed to go to a special event today for an early dinner. Wow. So we were invited by some Filipino students studying here in Japan for like an activity for their school, parang project nila. So the students, the Filipino students are studying at the Nihon Keisai Daigaku Kobe Sanomiya campus or Japan School of Economics here in Kobe Sanomiya. So every month they have a feature cuisine, Asian cuisine. So for this month, yung feature nila is Filipino. So they prepared some Filipino dishes. And of course, yung mga target customers nila ay mga Filipinos din. So for as low as 500 yen, you get to experience or you get to taste yung authentic Filipino food or Filipino dishes na yung dalawang Filipino students mismo ay kasama sa mga nag-prepare or parang main people in charge for the preparation of the food. So ayun na nga, dahil nga sa na-extend yung state of emergency dito sa Hyogo, they decided to just take out na lang. Ayun, so yung mga customers nila will just go to the venue and then have the pre-packed meals ready, and then iuwi na lang tapos sa bahay na lang kakain or anywhere they would wanted to eat it. So I was able to meet yung dalawang Filipino students nga na nag-aaral doon sa Japan School of Economics dito sa Kobe. So since dadalawa lang daw sila na estudyante, Filipino students dun sa school na yon, or at least dun sa course nila, and they don't have that much community pa dito sa area na to. So I decided to make it a video na lang din, a YouTube video, para somehow matulungan din sila. Kasi kailangan din yata nila ng reactions or feedback from their customers. Tapos, promote na din yung mga upcoming events nila. So, like, they do such activities once a month. Pero yun nga, iba-ibang theme nila every month. Pero meron pa silang ibang mga events or mga activities, upcoming events. So, which could either be sa November or December yata. This time naman, sponsored by the KICC or Kobe International, ano ba yung C? Cooperation Community? Basta KICC. Yun na yun, di ko alam. So, ayun, mabalik tayo doon sa event nung dalawang estudyante na yun. So, originally, they planned to prepare yung main dish nila, it's munggo. Kaya lang, they consulted someone. He suggested daw na medyo mahirap, hindi magandang tingnan sa plating kapag munggo. So, they decided to change munggo into menudo. Wow. Which is favorite ng asawa ko. Ayan, nilalanta ka na ng asawa ko. Subukan mo. Ayan, so camera siya yung asawa ko. Ayaw niya magpakita, hirap na hirap na magtago. Sige lang. So yun, ayan, papakita lang natin. So eto yung prepared, I mean yung obento na ginawa. Ayan, so eto yung main dish nila, menudo plus yun, ang tagal ko nang hindi nakakatikim neto. Quail egg, ano ba tawag na yung social na pangalan neto? Neon balls. Neon balls. Kwek-kwek nga, quail egg. Tapos ayan, may batter siya. Ayan, may breading. And then yun, syempre yung rice, white rice. And then yung for the dessert, ayan, papakita ko lang. Ayan, leche flan. Wow. Matagal ko na din hindi natitikman to, leche flan. Amoyin ko. Sarap. Amoy masarap. Ayan, wait lang, buksan ko para totoong ano ha. Books. Ang hirap naman buksan. Mami, help nga. Ayan, so yung isa mas madaling ano. Ayan, sorry. Balik natin. Ayan. Pwede naman. So ayan, this is leche flan din to. And then yung nakalagay, yung pinapakita ko kanina, ayan, leche flan din siya. Ayan. Bango.
And yung favorite ko, as in super favorite ko, hindi nila alam, syempre. Kasi hindi naman ako yung kausap nila at kasama nila sa pagpaplano, di ba? Pero, ayun. Hulaan nyo kung ano to. Ayun o, buko pandan. Mami, patingin nga. Pero nga ng kutsara. This, buko pandan. Ha, sarap. Ang bango. Ang bango. Mauna na akong kumain ng dessert bago yung main dish. Tikman ko lang ha. Hindi ko malasahan. Sa naubos na, ganun. Ba't ganun? Walang lasa. Sa pang... Mamaya maniwala yung mga bata. isa pa. Hala! Wala akong panlasa. Wala akong panlasa. Wait lang, isa pa. Parang masarap yung ano. Parang masarap yung... Yung jelly nila. Yung gulaman. Wait lang ha, isa pa. Yeah, joke lang po. Joke lang. Pangalan nito, ano pangalan ng dalawang bata 'yon? Renz, tsaka si Ransel. Ransel. 'Yon, Renz tsaka si Russell or Ransel. Check ko mamaya ha, sorry. Okay man 'yan, joke lang 'yan ha. Pero favorite ko kasi talaga yung ano, buko pandan. Yeah. Inuuna ko nang kainin yung buko pandan, pero masarap siya. Hotdog ba to? Totoong hotdog? Yeah. Ayun, so mahilig ako sa matamis. So siguro kung sa iba, I don't know kung paano nila paano yung dating nung tamis netong buko pandan, pero para sa akin, it's perfect. Kasi yun nga, mahilig ako sa matatamis. Tapos yung, wait lang. Parang Pilipinong gatas yung gamit nila dito, no? Ano bang gamit yung gatas dito, guys? Yun. Lasang-lasang ano talaga siya. Lasang. Pilipinong buko pandan siya. So, for this, perfect. Good job. And then, yung isa pang dessert. So, yung next naman na titikman ko ay yung leche flan. Though, hindi ko masyadong favorite ang leche flan. Gusto ko din naman siya, syempre. Pero, mas gusto ko yung ano kasi buko pandan kaya yung ako. Maka na lang yung leche flan. Sure. Ayun, narinig nyo ba yun? Asawa ko naman, favorite niya yung leche flan. So, kanya na daw yung leche flan, akin yung buko pandan. Pero titikman ko para, di ba? Para sa pang nagmukbang tayo, di ba? Masarap din. Masarap din yung leche flan nila. Ano lang, sorry ha. Wala kasi ano eh. Wala yung syrup kasi. Gusto ko kasi yung madaming ano. Madaming syrup. Ayun. So eto kasi medyo wala. So yun. Ang comment ko din naman dito sa ano, sa leche flan, hindi siya sobrang tamis katulad ng ibang leche flan na natikman ko. Gusto ko siya. Ayoko ng sobrang tamis na leche flan. Yung kasi usually yung iba, yung umaano dito sa lalamunan, yung humahagod, yung sobrang tamis, eto hindi, perfect lang din. Kasi wala yung syrup. Kaso, kulang, siguro nga, dahil walang syrup. Pero hindi, may ano naman siya, may syrup naman din. Onti nga lang, hindi siya sobrang tamis. Tamis. hindi sobrang tamis yung syrup niya. So, okay lang, para sa leche flan ha. Magkaiba kasi yung standard natin minsan, di ba? Ang gusto natin sa bawat dessert or bawat pagkain. So yun, although dessert pareho yung leche flan tsaka yung buko pandan, ayoko ng sobrang tamis na leche flan. Pero gusto ko yung matamis na buko pandan. So, okay lang din to. I mean, good din siya. Ayan. So kung ipapakita nyo tong video na to, Renz at Ransel sa sensei nyo, ayun, lalagyan ko na lang ng subs. Or translate nyo na lang, i-Japanese nyo na lang, galing nyo naman mag-Nihongo eh. So, yun. So, tapos na tayo din sa desserts. So, ayan na, kakainin ko na yung ano ha. Menudo, and yung neon balls. Neon balls daw. Kwek-kwek. Ayan. Tikman natin. Ayan, galing. Ang sarap, parang ano ko lang din.
Parang minudo ko lang din. Hindi. Nagluluto din kasi ako minsan ng minudo kasi nag-order kami online ng baboy. Tapos, since wala kaming mabiling atay ng baboy, ang nilalagay ko is atay ng manok. Okay naman. Masarap din naman. Napagtsatsagaan. Pero eto, ano ba? Wala yan. May nakita akong atay kanina eh. Baka kinuha na nung mahilig sa atay ng baboy. Eto, ano lasa? Ano yung mas masarap? Yung menudo na to or yung menudo ko? Mukha hindi ka na magluto ng menudo. Masarap menudo mo. Yun totoo. Iba kasi yung lasa na ito eh. Pinoy na menudo. Mas tingin ko mas, yun nga, authentic yung menudo na to. Yung lasa ng menudo kaysa yung menudo ko. Kasi yung mga ingredients na ginagamit ko, parang ano lang siya minsan. Improvised. Oh, improvised na lang. Tama. Importante kasi sa menudo yung maganda yung tomato sauce na gamitin mo. Yung sa akin, minsan ano ba yun? Cut tomato, okay, yung whole tomatoes. Ayun, yun na yung ginagamit ko minsan kasi yun yung available dun sa supermarket. Tapos, atay ng manok yung nilalagay ko. Pero ito, sabi ng asawa ko, lasang Pinoy, authentic na Pinoy menudo. Ayan, so, magaling din yung nagluto na ito. Magaling din kayong dalawa. Kaya lang, kasi ako pag nagluluto ako ng menudo, inaano ko, binababad ko sa toyo na may kalamansi, yung karne, before ko iluto. O kaya, since dito sa Japan, wala akong nabibiling kalamansi, ginagawa ko lemon. Binababad ko sa lemon na may toyo. Kaya, kahit niluto mo na, pinakuluan mo na ng pinakuluan, kahit pa paano, may lasa ng lemon pa din na nakakapit doon sa meat, doon sa karne ng baboy. Ewan ko lang doon sa ibang mga sa Pilipinas or yung mga Pilipino din kung ganun sila magluto ng menudo. Kung binababad nila sa toyo na may kalamansi or may lemon. Ayun, yun yung lasahan ko dito sa menudo. Ayun, pero yung timpla, maliban doon, yung timpla is timplang Pinoy din talaga. As in super Pinoy na Pinoy. Sarap. Hindi pa ako makain ng kanin, daldal ko eh. Wait lang, kakain muna ako. Try natin tong neon balls. Neon balls. Ay, wait lang. Kukuha ako ng suka. Wait lang. Ito pala. May suka kami. Yung suka namin dito is dato puti. Ayun, nag-order kami online. Kaya, Pinoy na Pinoy talaga. Try natin yung neon balls. Siyempre, ang neon balls, di ba? Masarap sa usawan ng neon balls. Yung sa yung sa nabibili sa malapit sa sakay ng jeep o babaan ng jeep. Suka na may tinadtad na sibuyas. Tsaka cucumber. Na may... Ano ba yung cucumber? Pipino. Ayun, tinadtad na sibuyas na may cucumber. Na may madaming siling. Na may madaming siling pula. Yeah. Ayun, tapos alikabok at usok. Yun yung nagpasarap, yun yung nagpapa-perfect ng lasa. So ayan, ito, chicken balls. Plain lang yung hindi ako naglagay ng Hindi ako naglagay ng tinadtad na sibuyas sa ng pipino. Yun. Ayun, masarap. Masarap siya. Perfect din yung yung batter niya. Ayan. Chicken balls. Chicken balls? Hindi. Neon balls. Kwek-kwek pala to. Sorry. Gulaman ang best partner neto. Nung kwek-kwek. Diba? Yung gulaman saka may maliliit na sago. Yun. Sarap. Ay, ninawakan ko na to kasi hindi makikita dun sa ilalim. Eh, since nakabento naman siya. Hawakan ko na lang para makita niyo. Ang lalim. Oo. Pang talaga yun, Pang mga ganito. Pang mga event na pang takeaway.
Ayun, maganda tong ano na to, maganda tong itong box na to para sa ano, pag may mga party kang aatenan. Kasi yung mga bento dito na ano, 'di ba, mababaw na yung ano. Yes. Maganda magbaon ka ng ganito, maglagay ka ng ganito sa bag mo lagi every time na mapupunta ka sa mga events. Wow. Siyempre, Sharon Cuneta. Balutin mo ako. That's mo na yan. Ay, bagan ng iyong pagmamahal. Ganun. Ayun, so tapos na yung kanin at yung menudo at yung kwek-kwek. Ngayon, ayan, sa dessert naman tayo. Ayan, paubos ko na. Paubos ko na yung isang ano, buko pandan. Ayan, sabi ng asawa ko, switch daw kami. Akin yung buko pandan niya sa kanya. Sa kanya tong leche flan ko. Ayan, hindi sige, pagbigyan. Kakayaan naman. Ayan, tapusin ko lang din to. So yun, tapos na nga tayo dun sa ating mukbang. Mukbang nga ba tawag dito? Hindi ko alam. Tikiman na lang. Oh. Tikiman video. Kasi masarap naman talaga yung pagkain. Ayun. So salamat kay Renz at kay Ransay for the opportunity na matikman namin yung ano, makatikim ulit kami ng mga Pinoy food, lalo na yung buko pandan. Ayun, yun, lalo na sa buko pandan na matagal ko nang hindi natitikman. Ayun, salamat sa opportunity na to. It's so perfect. Ang galing, ang galing nyo. Kayo ba nagluto? Super galing. Yun. Yung sa menudo, yun, sabi ng asawa ko, menudo pa more daw. Ayan. Sa susunod, magmenudo daw ulit kayo. Magbuko pandan ulit kayo at mag-leche flan ulit kayo. Ha? So ayun, hanggang sa susunod na event ninyo, sana ma-invite nyo ulit kami. And I hope to see you around somewhere here in San Lumia or in dito sa area natin, sa neighborhood natin. So that's all for today. I'll see you again next time. Busog ako.